As nung ano na, nagka-family na, parang yun, sabi ko, sige, ano na natin, try na ulit natin. Tapos yun, ganun din, same reason. Yun nga, personal na experience na makapag-work outside of Philippines, kahit 6 months lang yan, or 3 months. Parang iba pa rin eh, naka-work up rin outside. Tapos, yun, family. Yun, healthcare, education, yung quality of life. Tapos work-life balance. Tapos na ako sa, ano, sa hustle stage. Yung sa mga nakakakilala sa akin, during early days ko, tatlo-tatlo sideline, hindi natutulog, mga ganun. Tapos na ako dun sa era na yun. Ako personally, tapos na ako dun. So, more on ano na. Ayun, focus na sa family. Tapos, yung work. Dito sa Norway kasi talagang pinupush yung work-life balance. Hindi uso dito yung OT, mga ganun. Tapos, madaming social activities talaga yung companies. Ikaw, Seiji. Okay, thanks, Jess. Ano saan man sa'yo, Seiji? Same sa lahat na sinabi niyo. Yan, actually yan, ano din. Government, yan, yung mga nangyayari ngayon. Pero syempre, ano pa rin naman tayo. Lumilingon pa rin tayo sa, mahal pa rin natin yung bansa. Pero dito kasi talaga, feeling ko, well, which is nakukuha ko na rin, yung growth din. So, yung tama yung sinabi ni Devlin. Sa team kasi namin, iba-iba kami. So, may mga taga-France, may taga-Argentina, yan, Albania. So, actually, marami na ako natutunan sa kanila. So, ano yun eh, growth din yun. So, at the same time, culture. So, makikita mo yung iba't ibang culture ng mga tao. Yun talaga yung pinaka, isa sa mga magandang, ano eh, magandang growth sa'yo. Parang hindi lang naman tayo about sa coding eh, di ba? Na kung saan tayo nag-grow. So, as a person din. So, malalaman mo kung paano nila ginagawa yung ganyan. So, nice. Yun, yun sa tech. Then, syempre, travel. So, pag nandito ka na sa Europe eh, maiikot mo na lahat eh. Trend lang. Ako nga, yan, kahit nga nakatulog eh. Ako one time, nakatulog ako pagising ko nasa Belgium na ako. So, hindi, parang isang oras ako tulog. Pagising ko, uy, ibang bansa na to. Malito. Yan. And makakaikot kayo ng, ano, na, makakaikot kayo ng mas mabilis pag nandito kayo sa Europe. So, yung, ano. Oh, tama yan, tama. At add ko na rin pala yung passport, no? Kasi alam naman natin, mahina yung passport natin, hinaharang tayo parati sa immigration. Pagpupunta ka sa ibang bansa, kailangan mo ng visa, magbabayad ka, iwan mo yung passport mo for 1 month. Hassle, yung bayad, tsaka yung tingin sa'yo na parati ka maghanap ka ng trabaho or mag-TNT ka, iba yung feeling kapag weak na, baka weak ng passport mo. Eh, no? Kung dito, sa Europe, so kung ST pala, hindi sila nagbibigay ng citizenship or yung mga Middle East, so kahit nakatira kayo ng 20 years doon, hindi kayo magiging citizen nila or one day kung gusto nila mag-apply. Dito kasi pwede kang mag-apply after 5, 6, 7 years. So pwede mag-iba na yung passport ninyo. Pag may ganun na kayong passport, nasa list ng top 10 most powerful passport, you can go anywhere in parts of the world, which is I love to do. Is hindi yung mga reason kung ba't nagko-confidence ako dito ng madalas internationally. Punta ako ng ibang bansa next month. Zurich and Belgium sa April naman sa Lyon, France, andun ako sa May naman nasa Greece ako, been Greece, been Spain again, no? Been Brussels naman, Belgium, June, Netherlands pala, bisita kami diyan sa inyo sa Utrecht. I'll be in Utrecht sa Netherlands sa June, July wala pa, no? So yun, daming CFP, daming conference dito na ano. Kung mahilig kayo mag-talk, mahilig kayo mamasyal, perfect for inyo kasi libre lang yung pamasahe and hotel. And yun nga, kasi nga may visa naman kayo dito. So you can travel anywhere in the world na walang problema. So yun pala yung mabago yung visa ko. Yun yung isa ko. Is actually, top yun na reason kung ba't ako nag-abroad. Gusto ko mapalitan yung visa ko. No? Ay, yung passport ko, sorry. Okay, so next question sa top, anong field even a decade? Hindi, sa akin ba ito? Tanong. Anong field even a decade for now ang sa tingin nyo magiging in demand or relevant sa list na ito? Cybersecurity, data science, data engineer, cloud, or full stack? Anong sa tingin ninyo magiging relevant? Ako lahat. Sa pag-abroad? O sa lahat tingin ko rin lahat? After a decade, medyo matagal yung decade, no? In parang, 5 years nga lang, dami na nagbabago. Madami nang babago in, ano, in 10 years pa kayo. Lalo ngayon yung rise ng mga AI.
So it could change everything na ano in technology. Yeah. In I'm not saying year. Na ano, no, yung parang lumalabas ngayon na stigma na papalitan na tayong mangyayari, I don't believe that. Mm-hmm. Pero ano, madami magcha-change mm-hmm. na I guess na magre-revolve around AI. Yes, dami. Pagka-hire mo labas, boss, ano yung company expense? Ah, parang nasagot na natin to, no? Pagka-hire, yung company expense. Finish lang dito ni Rem. Okay, CJ pala, oh, nag-message. Shoutout kay CJ, kay Uncle. Matakot. Matakot-takot pala ang requirements. So, maraming requirements man sa POEA. Nasagot na rin natin to, they're accepting entry levels. Any advice to get hired on companies who have tech requirements that you are not trained on? Ayan si Devlin, magaling sa ganyan. Naku, ang daming, kasi may mga gray, hindi naman black and white, di ba? May gray. Depende sa ano mo, sa CV mo, kung paano mo siya ayusin. But make sure lang na kapag na-hire ka and start working, yung sinulat mo doon kung hindi man totoo yun o totoo, is magawa mo kundi kick out ka. Ganun din, ganun yung ginagawa. So, ganyan yan, Gwen and Devlin. So, kanyari may posting, no, nakalagay Java, pero dot net si Devlin. Pero generalist kasi yan. So, nakalagay Java, Spring Boot daw. So, ngayon, lalagay ni Devlin yung sa resume, Java Spring Boot. Tapos pag na, no, syempre, tsaka aralin. Pwede yun. At least, oo, oh, okay, walang tulugan. Walang tulugan yun. Interview, di ba? Before interview, nagre-ready ka na alam mo yung kung anong requirements, yun yung nire-review mo. Na nilagay mo sa resume, kunyari yung mga architecture na related sa Java, mga ganyan. So yun na yung nire-ready mo sa interview mo. And try nyo mag-build ng apps parang sakali lang experience. Okay. So syempre, kung gusto mo talaga yung company, you'll do whatever it takes to the point na andun ka na sa gray area. So kailangan panindigan mo yung sinabi mo na ano, alam mo siya talagang, alamin mo talaga. Walang tulugan. Okay, so move pa kung ask ko lang if may chance mag-work ang undergrad IT sa isang IT industry. Oh, ano man, hindi mo kailangan ng diploma eh. Pero iba na, depende sa bansa. Pero yung kay ano nga, kay Dev Decano, wala naman problema. No? May mga post, may mga job post din na nakalagay. Napansin ko dito sa Norway nakalagay na at least graduate of ganito, ganyan. But, can be, ang tawag doon yung term nila, na can be considered as long as have a relevant experience. So, kayang i-over, ano, overshadow ng experience yung, ano, yung diplomas. Diploma, kaya talaga. May mga job posting na ganun. Yeah. Yung skills mo talaga, lalo na kung during the interview na halos pinerfect mo yung mga tanong sa'yo, lahat ng tanong sa'yo nasagot mo, na-explain mo mabuti. Kasi sige, papakwento sa'yo. Malalaman kasi nila kung binibies mo lang sila eh. Kapag masyadong mabababaw yung sinasagot mo. Pero kapag sumagot ka and then upunta, nag-dig deeper ka, yun, malalaman nila na, oh talaga, na-experience mo yun. No? Yun, so malalaman nila, tapos may codility ka pa. So, kung magaling ka talaga, kahit wala ka naman, kahit high school graduate o whatever, puntahin ka na, issue ka nila ng ano, ng working visa. Sila yung maghahanap ng way para madala ka doon. Kasi asset ka eh. Ang titingnan sa iyo, oy, asset to. Dapat makuha natin. So sila na bahala doon. No. How about po yung mga mag-start sa IT industry? Okay lang po ba makapagsapalaran agad sa ibang bansa kahit entry level? Ano po pwede ma-advise ninyo? Dano ano pong tech stocks? Yun, pwede naman kahit entry level kung may tatanggap sa inyo. Okay na may experience kung nangyari nagkaroon kayo ng experience sa abroad bago sa Pilipinas o ano, are we around to? Walang problema basta development or yung on job talaga na experience. Ang isang sa mga kailangan nyo talagang yan, is paano kayo mapapansin yung resume nyo. Yung na-mention ko kanina, diba, nakailang revise ako ng resume. Yun yung isang ano, kasi submit ka ng submit, hindi napapansin yung resume mo, so wala kang chance. So kailangan mong ano, gumawa ng way para mapansin yung resume mo. Yun nga, parang stand out ano among the rest, di ba? Pag na napansin ka na, then ang next mo na preparation is yung interview mo. So yun, parang irrelevant yung ano, I guess relevant din yung experience.
Kasi nga, kailangan mo something. Mm. Or kahit wala ka experience, pero may nilagay ka sa ano. Uso pala sa EU yung mga cover letters. Ah. Yeah, uso. Cover letters. Binabasa oh, nila. Mm. Oo, uso yan. Ako kada company may iba't iba akong cover letters pag nag-apply ako, tas required cover letters. May iba-iba akong template, iba-iba yung content. Kasi ang isa sa mga napanood ko sa YouTube na advice, syempre dapat yung laman ng cover letter mo is related dun sa job posting. Mm-hmm. Kasi mapapansin nila na kinaka-copy-paste lang yung cover letter mo kasi sobrang generic. So ako ganun ginagawa ko. So kung ito yung job description nila, ito yung cover letter ko for that job description. So dun sa job description nyo, it should be short and sweet, pero full of information about you. Kung bakit ka nila dapat i-hire or bakit ka fit dun sa job na yun. So dun pa lang, yun yung pwede yung opportunity na para mapansin kayo. Kasi kapag napansin nila yung cover letter nyo, tsaka pa lang, ewan ko ha, tsaka pa lang siguro sila titingin dun sa resume nyo. Mm-hmm. Yun. Ano kasi yun eh, parang way of presenting na din yung sa sarili mo, paano mo ipe-present sa words. Siguro addition din. Yun, yung kung tinatanong ko ano ba yung tech stack na maganda. Actually, hindi naman siya nagmamatter ng sobra. So, pag nag-a-apply ka usually, ang tinitingnan talaga nila is kung paano ka mag-solve ng problem. So, ayun, based sa mga naging past experiences din namin na interview sa technical exam, so, hindi nila papakailaman ko ano yung alam mong framework, like ano ba, Angular ka ba, React. So, ayun yung ina-applyan mo, pero usually nagpapasolve talaga sila ng mga algo. So, ayun nga, mas maganda yung nagpa-practice kayo lagi sa coding and build niyo rin yung portfolio niyo, kaya ngayon kasi importante na talaga magkaroon ng GitHub. So kahit estudyante ka pa, so yun, try mo na mag-build. So kung nakikita niyo yung iba, 'di ba, yung parang replicate Instagram. So try niyo rin 'yun. So mag-practice kayo sa coding, o meron din mga websites like yan, LeetCode, CodeWars, yung mga Hacker Rank. So doon kayo matututo eh. So ang 'di ba pag sa programming naman, pag alam niyo na yung foundation, kasi ano na yan eh, susunod na yan. Kaya mo na mag-aral ng mga framework. So actually yun talaga yung tinitingnan ng company madalas. So yung paano tayo mag-solve ng problem. So isa yun sa mga pinaka-importante. So ako, nung nag-apply ako, ang alam ko nun is yun. For example, ang in-apply ako, Angular or React. So, pero hindi nila ako tinest dun eh actually. So ang tinest nilang code sa akin is more of general kung paano mag-solve ng problem. So, yun yung isa din talaga sa mga pinaka-importante. So, dito, madalas sa ibang bansa, yun yung mga pinapagawa nila. More on general coding. Si Rem, alam ko, may opinion sa ano. Rem, di ba may opinion ka about technical exams? Yung mga, mga logic? Yeah, hindi naman ako. Parang medyo sang-ayon na ako. But parang nagiging conversation is, hindi reflective yung exam sa actual actual na work . But yeah. Yun na reality, sa experience ko nga, parang yung pang hindi madugo yung pa-exam, yun yung magandang company . Hindi ko alam sa inyo ganun din But sa ganun na naging experience ko . Pagka mahirap talaga yung exam, parang hindi maganda yung company, makikita mo . So, kasi ikaw yung gagawa nun sa kanila. Nila. You're referring to yung mga lit code codility. Yung sobrang sobrang gen parang lang talagang pahirap lang talaga na So, ganun. As minsan pa yung magpapa-exam sa iyo, parang niyayabangan ka lang, parang ano ba 'to? Napag-usapan natin din 'yan sa Angular PH podcast. Actually, ganun din yung insight namin. So, hindi parang pag-exam ka ng ganito kahirap, tapos pagdating mo sa loob ng company, ano ba 'to? Ba't ganito na yung code nila? Parang walang-wala doon sa pinag-exam sa'yo. May palit code, lit code pa kayo, tapos lit code pa kayo, may pa big O pa kayo. Spaghetti pala yung spaghetti pala yung ipapa-onboard nyo sa akin. Kayo daw yung gagawa. Kaya yun yung exam. Yung sa akin, yung sa company ko ngayon, medyo practical. Tinest nila ako about fundamentals ng TypeScript.
So very casual lang nung interview, technical interview actually. Naka-Zoom meeting lang kami, tapos very casual. You don't have to worry about anything. You don't have to prepare anything. You mentioned before in the interview, 'di ba, na nagto-talk ka outsider sa Philippines ganyan, tapos medyo knowledgeable ka sa Angular, TypeScript ganyan. So don't stress too much. So nag-start the interview namin, technical interview, sabi niya, "Okay, I'll start na ganyan." Tapos sabi niya, "Can you make an abstract class in TypeScript?" Ito ko, sabi ko, what fields or property are inside the abstract class? Sabi niya, put a name in it, put an age, put a, yan, sinabi niya dyan. So, gawa ko, abstract class, nakashare yung screen. Okay. Ah, hindi. Una pala sabi niya, create a class, no? Okay, create a class. Then, make that class, na hindi siya na hindi siya pwede initialize. So abstract class, di ba? Hindi siya pwede initialize pero pwede siya inherit. Medyo technical, no? Pero quick insight lang. So okay, ganun. Oh, next, how do you create an interface? Very practical, di ba? Ganun naman sa trabaho. Eh. So ganun. Oo. Oh, tama 'yun. Can I use ChatGPT? Actually, we're waiting yan sa mga future future interviews. ChatGPT, can you make a two-pointer algorithm right now? Grabe. Okay, sige. Thanks. Next question, magkano ba rin siya? Parang na-recall ko lang. Ayan yata si Dave. So, para nakita ko pumasok. Ayun. Pwedeng mag-apply, di ba si Dave? Pwede mag-apply ng work sa by LinkedIn tapos when you get hired saka po magsisimula ng plus DOA. Sagot na natin to ata, no? Pwede mag-apply ng mga works link. Oh yeah, pwede kayong mag-apply ng then saka nyo lang pa-process yung POA. How much ang pinakagastos nyo siguro hanggang ma-secure lang ang lahat ng permits ninyo? Paano din kayo nakapag-settle down sa lugar na tinitira nyo? Permits, magastos, secure. Oh, baka ito yung visa. Baka visa. Saka yung sa, no, sa POEA. Yung mga requirements sa POEA. And yun din yung kanina. Magkano yung gastos ng POEA? Ano? Seiji, sinabi mo kanina, POEA lang. Ako kasi sa POEA, wala akong ginastos talaga. So kasi dahil nung agent. Pero ang mga ginagastos ko doon is yung papunta pabalik ako. So yung mga pagpapasa ko na requirements medical. Yung naman. Around doon ata. Sa medical, may babayaran ka lang eh. Pero ni-reimburse ko din. Less than 15,000 siguro. Less than 15,000 POA. Kasi after nung may babayaran ka na I forgot if that's pag-ibig or SSS. Kailangan mong bayaran 7,000 ata yun sa POA. Di ba yung last debt? Insurance ba yun? Hindi. Contribution. Advanced contribution. No? 7,000 yata around ganun. Sa akin, hindi. Maliit lang yung maliit lang yung pina-advance nila sa akin eh. Hindi naman 7. Pero depende rin siguro. Hindi ko rin depende siguro. Pero ganun sa akin, parang around 7,000 tapos insurance na magkano ba eh? Yun nga, pagka namatay ka, walang pakialam yung kasi may insurance ka. Tapos, medical, no? Kasama na yun dun sa insurance eh. So, try estimate mga around less than 15,000 siguro. Good estimate na yun. Kasama na yung mga pabalik-balik nyo. Okay. So, paano din kayo napag-settle down sa lugar ninyo? On the way kami, mga siguro a week or a month before makarating kami sa Norway dito o sa Oslo, nakapag-book na kami Airbnb kasi hindi sagot ni company yung first month eh. So, kami muna and then maghahanap na lang ng. So, may mga ganong company ayaw nilang intindihin yung relocation. Ibang company iniintindi, pero sabi sa akin, hindi. Kay Jess, inintindi yung relocation mo, Jess, no? Oo, iniintindi. Pero yung settle down, siguro isang ma-advise ko, bago kayo mag-travel dun sa country, kunyari okay na yung papers nyo, start networking. Mga Facebook, hanap kayo ng mga engineers in Norway, engineers in Netherlands, engineers in SG, mga ganyan. Hanap kayo dun mga kapwa nyo Pilipino. Tapos start networking, sabihin nyo, hi, bago in gantong date, magta-travel na ako sa ganyan. Tapos I'm looking for friends na ganyan. Siyempre, mas madaling makakonnect sa kapwa Pilipino. Tapos yan. Nung bago ako dito sa Norway, madalas ako kaila Devlin na kikikain. Yan. Ayun. Hanap kayo, may mga user group din. Oh. Pagdating ninyo, join kayo ng mga user group kung saan lugar mo yan. Ganon.
Sige, ano pa dito? Good evening, sir. Ask ko lang po, paano po kayo nakahanap ng employer sa ibang bansa? Ano po? Ah, yun din. Nasagot na namin. LinkedIn. Okay. Yung easy apply para mabilis. Or kung may time ka, yung hindi easy apply, but magsa-sign up ka ng another form and then mag-upload ka na naman ng ano. Easy form kasi, click ka na lang click eh. At nasagot na rin na ata na.